nakaw. Now, sa record na rin ni Erica, na siya'y magnanakaw. Andun sa record ng Dolly. And I want that erased, Sir Yusek. I want that erased. Pinagbintangan na hindi managnakaw, masakap pa, pinagbibintang na nagnakaw, sila pala yung magnanakaw. Ang mayaman, lalo nagpapayaman, ang mahirap, lalo naging mahirap. In this case, yung mayaman ang isang kumpanya o isang amo dahil sa kanyang pagnanakaw, paglapastangan sa kanyang mga pobre naghihikahos na mga empleyado. Hindi na nahiya ang kakapal na muka. Mr. Chair, pwede makasigit muna? Yeah. Okay. Mr. Chair, since no representative of Landmark is present today, despite several attempts from our end and from this committee to invite them, may I move that a subpoena be issued, number one, to the president of any authorized representative, number two, the security officer Juanito Talod-Talod, to secure their appearance on the next hearing in accordance with the Senate rules. The known address is 4th floor, Landmark Building, Makati Avenue, Ayala Center, Makati. Thank you, Mr. Chair. Well, then can we send a subpoena to anybody, Landmark? Anybody from Landmark? Because we already sent an invitation to them, so maybe it's a subpoena will suffice. Because not only invitation from this committee, Mr. Chair, even from my office, we've been communicating with them and telling them that there's going to be a hearing and that they must attend to get this to give their side, but they failed to do so. Parang sinasadya po ata nila, Mr. Chair, ni stall nila. But anyway, I'd love to see them in the next hearing and to hear their side. Pero dito po nakita ko they're just stalling, Mr. Chair. Now, with all due respect to Senator Rafi, the persons that you mentioned hasn't received any invitation yet from this committee. So the next hearing, we will still have to issue an invitation. And if they do not appear upon our invitation in the next hearing, then that is the time that we will issue a subpoena. Thank you, Mr. Chair. Now, Mr. Chair, I would like to one of our complainants the opportunity to talk and to tell us her story and in on behalf also of pwede kayo lumipat colleagues. Dito pwede kayo lumipat para Mr. Chair. Yes, Senator Rafi. What Landmark did is a shameless act to the highest degree. Dito po, nag-a-apply yung sinasabing, ang mayaman, lalo nagpapayaman, ang mahirap, lalo naging mahirap. In this case, yung mayaman ang isang kumpanya o isang amo dahil sa kanyang pagnanakaw, paglapastangan sa kanyang mga pobre naghihikahos na mga empleyado. Hindi na nahiya ang kakapal na muka. I'm sorry, Mr. Chair. And Mr. Chair, nasara po natin itong si Ms. Erica Joy Buendicho. Siya po yung original complainant ko. And then after I heard her complaint, nagkasanga-sanga na at marami ng complainant na nagsilutangan. Ms. Erica, good afternoon. Good afternoon po. Kailan ba? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation of the Committee on Labor? Pakisagot lang po ng yes. Thank you. Please take your seat. Okay, Ms. Erica, briefly, please. Ilan taong ka na? 20 years old po. Okay, so, tiga?
Taga Quezon Province po ako pero dito po ako sa Makati ngayon po nakatira. Anong san, anong branch ng Landmark ka nagtatrabaho? Makati po. Makati. O sige, pwede mo mong ihayag sa amin kung anong ginawa sa iyo? Yes po. Nung naging cashier po ako sa Landmark Makati simula po October 17 hanggang October 25, 2022 po. Noong October 2022 po, 8 days ko pa lang po noon. Nung alas 3 po ng hapon, pinatawag po ako nung supervisor ko, naka-duty po ako noon. Hindi na po niya ako pinagkaha. Tapos kinausap po niya ako, sabi po... Teka, Erica. Kailan ka na-employ sa Landmark? October 17 po. As cashier right away? Kahera ka kagad? Opo. Ay, training ko po, 5 days. Simula po October 17 hanggang October 23. Ay, okay. 22 po. So, kailan ka naging kahera? October? October 17 po. Cashier na po ako nun. Pero yung 5 days po, training. Tas, pero, oh nga, 5 days diba training? 5 days po, training. Pero cashier na po ako nun. Na, sige, sige. Pagpatuloy mo lang. Sige po. Noong October 20, sorry po. Noong October 25 po, alas 3 po yung hapon, pinatawag po ako ng supervisor ko. Tapos kinausap po niya ako, sabi po niya, ano daw po nangyari? May pinakita po siya sa akin, scratch paper lang po maliit. May nakalagay po doon yung shortage ko. Sabi niya, ano po nangyari? Bakit may short ka ng 4,993.71? Yun po yung sabi niya sa akin. Yun po, shortage ko po kahapon. Kinabukasan lang po niya sinabi sa akin, may ganun po akong shortage. Na ganun po kalaki. So nagulat po ako kasi, kinabukasan lang po niya sinabi sa akin. Tapos, wala po silang... Teka, hindi ba kayo nag-iimbentaryo kada palis ka na, hindi kayo nag-iimbentaryo? Ano po? Nire-recount lang po namin yung pera sa accounting po. Tapos yung binilang ko pong pera, i-recount lang po nun sa treasury. Tapos, kung tama po yung bilang ko, papauwiin na po kami. Kaya akala ko po, kampante po ako na wala po akong shortage nun. Tapos nung kinabukasan... Hindi kayo pinapipirma ng ano? Kung kahit ano, hindi kayo pinapipirma? Yung talisip. Meron po. So yun po, pinapirma po ako nung yung binirimit ko pong pera, pinapirma po ako nila noon. Tapos pinauwi na po nila ako. Nung kinabukasan po, nagulat po ako, bigla po ako pinatawag, tapos may shortage daw po ako ng ganun po kalaki. So sabi po niya sa akin, i-recall ko daw po yung transaction ko nung araw po na yun, nung nagka-shortage po ako. So ni-recall ko po yung lahat. Kasama po yung checker, kinausap rin po nila. Sabi ko po, maayos po ako magkaha. Sinabi rin po ng checker ko, maayos ako magkaha. Sabi rin po ng supervisor ko, sabi niya sa akin, maayos ka naman magkaha. Tapos yun po, inantay po namin yung audit sa accounting. Tapos sabi po nila, wala daw pong mali sa transaction ko. So nagtaka po ako doon, sabi ko, kung wala po palang mali doon sa transaction ko lahat sa customer, bakit po ako magsushort ng ganun po kalaki? Tapos yun po, pagkatapos po nun, yung counter manager naman po yung nakausap ko. Sabi po nila sa akin, ano nga daw po nangyari? Umamin daw po ako para daw po matulungan nila ako. So, inulit-ulit ko po sinabi ko, tapos yung checker, kinausap rin po nung counter manager. So, maayos naman po yung pagkaha ko. Sabi po niya sa akin, sige na, umamin ka, natutulungan ka namin. Yun po yung sabi sa akin ng counter manager. Sabi ko, yun po ma'am, sinabi ko naman po yung nangyari po. Tapos, pinipilit po niya akong paaminin. Sabi niya, umamin ka na, nasan nga yung 5,000 nawawala? Yun po yung sabi niya sa akin. Sabi ko, ma'am, wala po talaga sa akin yung pera. Yun po yung sabi ko. Sabi niya, sige, pag di ka umamin, papadala kita sa security office. Yun po yung sabi niya sa akin. Sabi ko, sige po, ma'am. Tapos yun po, pinadala po niya ako sa security office. Kasama ko ano po. Ano pangalan na itong supervisor mo? Gemma Monar po. Gemma? Monar. Nagtatrabaho po rin sa Makati Landmark. Opo. Okay, COMSEC is instructed also to invite this particular person, Gemma Monar. Yes po. Okay. Tapos yun po, nung pagpunta po namin sa security office po, kasama ko po yan si supervisor po, si Ma'am Gemma Monar, saka po yung dalawang security guard. So, pinagtitingin po sa akin yung mga tao kasi nga may kasama pong supervisor saka security guard. So, dinedma ko lang po kasi wala naman pong kasalanan. Sumama po ako doon sa security office. Tapos pagpasok ko po doon, kinausap po ako ng head ng security. Sabi, ano daw po nangyari? Sabi ko, nag-short daw po ako ng 4,993.71. Tapos tinanong po niya yung supervisor. Sabi, sino nagpadala sa kanya dito? Sabi po niya, yung manager po. Sabi, sige, iwan mo na kami dito ng dalawa. Tapos pagkatapos po noon, kami lang po yung nag-usap ng security office doon po sa
yung nga po sa office. Tapos tinanong po niya lahat ng information, personal information ko po. Yung trabaho ko po, ng tanay at tatay ko, ng asawa ko po. Tapos yun po, sinabi po niya sa akin kung may anak daw po ako. Sabi ko, opo, meron po. Kaya sabi po niya sa akin, ah, kaya mo pala yung nagawa kasi may anak ka. Because sir, wala po talaga sa akin yung pera. So ginajudge na po niya talaga sa akin na kinuha ko po yung pera. Sabi ko po, sir, kahit po iparewind mo sa CCTV. Sabi niya, ah, wala kaming CCTV, hindi gumagana. Na napaka-imposible naman po kasi ang tagal na po nila nag-ooperate, wala po silang CCTV. Tapos ang laki po ng establishment po, di ba, nila. Tapos wala po silang CCTV. Tapos may interrupt, mabilis lang. At nung humingi ka ng ebidensya na ikaw ay nag-short, anong sinabi sa'yo? Wala daw po silang CCTV, hindi daw po. Bukod that, they did mention about confidential? Ay, opo, confidential daw po. Wala po silang, pati incident report, wala po silang ginawa. Ano so, po? Lahat daw po ng mga ebidensya na meron silang hawak to prove na siya ay na-short ay confidential, hindi pwede ipakita sa kanila. Yan yung sinabi mo sa akin noon, right? Hindi ko po alam. Yun po yung sinasabi. Yun din po yung sinabi sa kanila. Confidential daw po. Sa kanila lang daw po yun. So po yun. Sabi ko po, kahit po human witness, wala daw po sila. Kasi may frisking po kami, tatlo po. Sobrang higpit po na frisking nila. Kakapkapan po kami sa bra, sa dito pa hanggang sa iba. Wala po kaming cycling, kinakapkapan po nila. Sabi ko, doon pa lang po, sobrang higpit po doon. Wala naman po silang sabi ko. May nakita po ba kayong pera sa akin? Wala po. Di ba? Wala po. Pinatawag po nila yung security office po yung security guard po nag-frisking sa akin. Sabi po niya, wala daw po talaga siya nakita sa akin pera. Pero, yun po, nung pinatawag po siya, pinilit na po niya akong gumawa ng statement dun eh. Kaya sabi niya, isususpend daw po niya. Tapos nung nakaraang araw po, nag-chat po sa akin yung security guard. Sabi po niya, pinapabago daw po yung statement sa kanya nung head security na si Juanito Tanod-Tanod na sabihin daw po na may nakita daw po siyang pera sa akin. Tapos yun po, pagkatapos po nun, kinuha po nila yung sahod ko nung 8 days, 5 days training, saka po yung 3 days ko po ng as cashier po. Bali, 4,576 po. Sabi po nila, may kulang pa daw po akong 471. So, magbabayad pa po ako ng 500. Kukunin na po nila yung buong sahod ko, pag magbabayad pa daw po ako ng 500 pesos. Tapos, dinismiss din po nila ako ng araw na yun at may theft po na kaso na nakalagay. Kinasuha ka pa? Opo. Sira po yung buhay niya dito mga taglang dito. So, nung kinasuha ka, anong ginawa mo? Anong legal remedy ng ginawa mo? Ang sabi po nila sa... Nag-file ka ba sa NLRC? Opo. Sa una po sa Dole, hindi po sila nakipag-settle doon. Hindi po nila tinanggal yung kaso na theft. Yun po yung gusto ko po mangyari. Tanggalin po yung kasong theft. Kasi wala naman po silang ebidensya na kinuha ko po talaga yung pera. Tapos yung wala po singit, sa... Singit. Okay. We'll run out of time. Sa Dole, ano pong ginawa ninyo nung matanggap niyo yung reklamo niya? Anong action ang ginawa po ng Dole natin? NLRC kaya, no? NLRC po okay. Siya. Tanong ko lang, ano yung status ng kaso ni Erica Joy sa NLRC? Ngayon po, nakaset po yung... No, so, I'm sorry ma'am. Hindi, nagreklamo na siya sa Dole. At that time kasi, employed pa siya eh. So yung tapos sa employment, papasok po yung NLRC. Ang gusto ko malaman, kasi ganito po yan eh. May nagreklamo sa Dole na ibinalik yung pera, right? Isa sa inyo. Pero sa iba, hindi na binalik. So ang tanong ko, nung magreklamo si Miss Erica Joy sa Dole, doon sa ginawa sa kanya, paglalapastangan sa kanya at pagbibintang at nilagay pa na theft doon sa record na wala may ebidensya, ano pong ginawang aksyon ng Dole? Anong reklamo niya sa Dole? Illegal dismissal po. Kung illegal dismissal po, sir, dadaan po yan sa SENA at saka sa NLRC. Hindi, pero ang ibig sabihin po, nung magreklamo siya, sinabi niya na siya ay pinagbintang ang magnanakaw at nilagay doon theft sa record niya sa Dole, ano pong ginawa ninyo? Hindi naman talaga illegal dismissal agad na reklamo niyo, di ba? Isa sa mga complaint niyo, medyo complaint, yung bang pinagbintang ang kinagnakaw na hindi naman? Illegal dismissal lang po yung pina-file po sa akin sa Dole. Pina-file? Sino nag-utos sa'yo mag-file ng illegal dismissal? Sino nagturo sa inyo? Yun pong sa Dole. Yun po yung sinasabi ko. Kasi each time, sa Dole, palagi illegal dismissal. Para bang naka-format na. Hindi po dapat. Dapat, doon pa muna mag-concentrate doon sa pagbibintang sa kanya bilang isang magnanakaw na hindi naman nanakasira ng kanyang record. And it will stay in her record for a long, long time hanggat hindi siya na-absuelto sa nananalo sa NLRC, and which we know sa NLRC, it takes years. So dapat doon pa lang, na-correct na agad yung problema, saka natin pag-usapan yung whether yung tama yung pag-illegal dismissal o hindi. Yung sa records niya muna, yung bang reaksyon doon sa
nakaw sa kanyang pera. Siya ang ninakawan dito. Dapat naging swift ang naging aksyon po ng dole natin. Dalawang kaso yun, Sir Senator Rafi. Yung una, pag illegal dismissal, talagang sa NLRC po yan. Wala, ang dole, wala pong ginagawa, kundi ibigay kasi adjudicatory na yan eh. You're listening but you're not hearing. Sorry, you're listening but you're not hearing me, Yusek. Again, ulitin ko. Pupunta siya doon sa dole. May problema siya. Ang problema niya, illegal dismissal. Yan daw ang tinuro sa kanya sa dole. Galing mismo sa kanya, not from my mouth. Yun ang tinuro sa kanya, i-file mo ng illegal dismissal. However, ang pinaka-problem niya talaga, hindi naman illegal dismissal. Ang problema niya talaga, pinabintangan siyang theft. Did you not hear it? Na nilag- sandali lang po, sir. Na nilagay doon sa record niya, sa dole, na siya magnanakaw. It will stay there. As long as hindi siya makiklear. And then number two, yung perang nawala sa kanya na gusto niya bawiin, yun lang po yun. Kung inaibigay na sa kanya sana, kung na-address agad yung problema, hindi na natin kailangan pa pumunta sa NLRC para sa illegal dismissal na yan. So, merong nga nangyaring isang pagkakataon na isa sa kanya nagreklamo, naibigay po, naibalik yung pera, tapos hindi na kailangan pang dumaan sa napakahabang proseso sa NLRC. And we're just talking 4,000, ba't kinakailangan pang pupunta sa NLRC na abutin ng taon-taon? Doon pa lang dapat sa inyo sa dole na solve nyo ng problema. At saka isa pa, sir, sandali lang po. Sana, sir, nung marinig niyo yung ganong klaseng problema, you should have asked her, ilan ba kayo ang may ganitong klaseng problema? Nang sa gayon, makapagdala po kayo ng inspektor doon at mag-imbestiga at patatawag niyo po agad yung landmark. Kasi, sir, 1,000 lang, 5,000 pinag-usapan, tapos dadalhin pa natin. Yung sa kanila, masoli lang po. Kasi yun talaga, eh. May, sir, 6 days lang, tama? 8 days or 6 days? 8 days po. 8 days lang din pinag-usapan natin na trabaho niya. So doon sa 8 days, okay na sa kanya, sir, na mawala siya. Ang gusto lang niya, maalis yung record, tama? Na theft, at maibalik po yung perang ikinalta sa kanya na hindi dapat. Yun po yun eh. Ang ginawa niyo, sir, pinahaba niyo ng proseso, ipinato niyo po sa NLRC, na alam niyo, abutin po ng taon-taon. Siguro po, tinatamad na po kayo dyan sa dole, gusto niyo agad mahugas ng kamay, ma-transfer yung problema, responsibilidad sa NLRC. Kaya nga nagkakaroon tambak-tambak na kaso, naging overwhelmed ang NLRC. Next time, sir, meron pong inireferent na kaso sa inyo, you have to listen kung ano po yung pinakamain problema. Huwag po lahat ng problema, puro illegal dismissal. Lahat po ng problema inilalapit po sa dole, Mr. Chair, palaging illegal dismissal. At hindi naman talaga yun ang pinaka-problema kung tutusin ng mga manggagawa. Tulad na lang ito, hindi naman talaga illegal dismissal ang problema nila. Ang problema nila, binintangan silang magnanakaw. At the same time, gusto lang nila mabawi yung pera. As simple as that, pag naibigay na sa kanila yun, tapos na. Wala na NLRC doon. Which you could have intervened. Siguro what, excuse me, siguro what Senator Tulfo was trying to point out is that before it, bago pa umabot sa NLRC, dapat nagawa niya na po ng aksyon. So, siguro you should have called the attention of the officials of the, of Landmark para tanungin kung ano bang talaga nangyari. At dapat dun na lang sa level ninyo, eh dapat naayos niyo na yung problema nitong ating mga problema. Mr. Chair, kasi meron marami akong karanasan. Kung sa akin lang ito lumapit noon, the first time, kasi tapos na eh, matagal na eh. Nasold po na to. Hindi na kailang pupunta sa NLRC. Ang dami kong kaso. Kita ko sa mga kaso, si Yusek Gargo Jr. Ang dami kong mga kaso na nasosold ko. In a snap of a finger. Huwag ko yung employer, patatawag ko yung dole, right there and then, naayos. Pero sa iyo, dadalhin mo pa sa NLRC? Eh, kaya pa lang katambak-tambak na yung mga kaso sa NLRC. Kahit na maliliit na bagay, kailan pa NLRC? No, don't, please. Marami mga kaso na pwedeng solvein at your level pa lamang. Ba't kinakailan pa magugas kamay kaya't ipasa? Eh, sa cases nila, kung nag-uumpisa pa lamang, lumapit sila sa akin. Nasoli na sana ang pera nila. Hindi na kailan pa illegal dismissal. Na ngayon ay sa NLRC na it will take years. Dahil lamang sa 4,000, 5,000, 10,000 at the most. NLRC pa? Come on, Yusek. I'm sorry, I'm not mad at you. I'm just mad at the system that you put in place para ayusin yung mga problema. Sorry. Better luck next time. Pag lumapit po kayo dito, kailangan siguro pag-isipan nyo ng buti because hindi nyo ako kaya. I've been doing this for more than 2 decades. At alam ko po, yung mga kabulukang sistema nangyari po sa DOLE maging sa NLRC. So hindi niyo ako pwedeng paikutin. I'm sorry, sir. Next time. Better luck next time, okay? Thank you, sir. Thank you, Senator Tulfo. Commissioner Baitia, pwede malaman yung status ng kaso ni Erica? Good afternoon po, Your Honors. Presently po yung case po ni Ms. Erica ay under
conciliation and mediation. Natapos na po yung first mediation nung December 6 at nakaset po ulit ito bukas. Opo, December 13. Ah, December 13 po, tomorrow. Okay. At tanong ko lang, Mr. Chair, yes. Tanong ko. Okay. Now, yung kaso nila, ilang araw lang silang kapagtrabaho at 6,000 lamang ang perang gusto sa nang masingil. Para sa opinion niyo po, kayo dyan sa NLRC, karapat dapat ba ito i-refer sa inyo? O dapat sa dole pa lang na sold na ito? Ano sa palagay niyo? Huwag kayo mahiya, huwag kayo matakot. Nandito ako, sanggahin kita. Senator, sa aking palagay po kasi, sa paglapit po siguro ni Ms. Erica sa dole, yun nga po ang kanyang binanggit. Ito ay tungkol sa kanyang pera or siguro sa kanilang pag-uusap, baka naisip doon ng kausap niya na tinanggal siya, nagre-reklamo siya, at nasabi sa kanya na, oh, kung may tungkol yan sa iyong illegal dismissal, dapat sa NLRC ka kasi sila ang may jurisdiction. Yun po ang posibleng nangyari, kaya baka kaya napunta sa amin yung kaso. So kahit piso lang yung kaso, yung ano, NLRC pa rin, illegal dismissal, kahit na piso lang na nawala. Actually, Your Honor, kasi po talaga, when it comes to question of illegal dismissal, talagang kami po ang nagde-determine. And all other things, kung meron pong mediation and conciliation, maaari naman po talagang pag-usapan kung in-exert talaga ang effort. Kaya nga, madam, nagsasign tayo ng resources at oras ng ating mga taga-gobyerno. Kapag kaya may solve po, maliit lang na bagay, solve na natin, huwag natin palakin pa, huwag natin stretch pa, punta pa kung saan saang departamento, SENA, mediation, etc. Eh ako nga po, hindi naman sa... hindi sa pagbubuhat ng bangko. Ang dami ko na po mga nasusolve ng mga kaso na hindi na po dumaan sa NLRC dahil napaaga pong pagsumbong sa akin. Nag-cooperate po yung dole, nag-cooperate po yung employer. Right there and then, nababayaran. Millions of pesos pang pinag-usapan natin dito na nasusolve ko. Diba? Hindi na ako yung nagpo-Poncio Pilato na ipapasa pong kanin-kanin. That's my point. Kapag may lumapit po sana sa atin, tayo mga taga-gobyerno, wag na ho tayong maghugas ng kamay. We should do everything in our power na para kung kaya natin masolve yung problema, mag-refer, mawag tayo sa mga agencies na makatulong sa atin. Solve yung problema right there and then. Pilisin natin kasi ang kawawa dito yung mga manggagawa. Magkano lang po mga sweldo nila? Kawawa po. Ang liit lang ng sweldo. Galing pa ng probinsya, pumunta rito for a good life, for a better life. Pero yung buhay nila, nag-iba. Pinalabas sila magnanakaw. Nasa record na ni Erica na siya'y magnanakaw. Andun sa record ng Dolly. And I want that erased, Sir Yusek. I want that erased. Yung record niya sa Dole na pinayal nito ng kumpanya na siya ay nagnakaw. I want that erased. Otherwise, they have to prove na talaga nagnakaw itong si Erica sa korte at ang korte na-prove na siya nagnakaw beyond reasonable doubt. Only then, if not, if they cannot produce that document, then I want that erased right now na siya ay nagnakaw na hindi naman. Masakit po yun. Saan record ba na? Saan bang record na binigay mo sa Dole na dapat ma-erase natin? Nagreklamo ka ba sa Dole? Nagbigay ka ba ng papel na o nagderetso ka sa inila? Yung pong notice of dismissal ko kasi theft po yung nakalagay. Tapos yung pong sa Dole na po, pinapatanggal ko po yun sa kanila pero hindi po nila tinanggal. Hindi pa siguro dahil may nagme-mediation pa kayo eh. Yun ang proseso po, ma'am eh. Hindi po sa Dole po. Pwede nating baliwalain ang batas, pero batas ko, may batas kasi po yan, ma'am. Nagme-mediation pa kayo. Kaya siguro, kung mapatunayan na, kasi yung theft po, Sir Rapi, criminal case po yan. Ngayon wala pong jurisdiction. Alam mo Yusek, kung nag-imbestiga lang sana kayo, hindi na po kayo umabot sa prosesong darating po sa NRC. Sana pinatawag niyo pong both sides. Napakasimple lang eh. Nasang ebidensya niyo na nagnakaw to? Pag wala kayong ebidensya din, wala kayong basehan, ibabasura namin itong pinagsasabi niyo dito ngayon sa amin na nagnakaw to. Kasi unang-una, saan ka nakita na yung dapat yung pag-auditing sa harap po nitong cashier? Okay, hindi po ako cashier, okay? Pero alam ko po dapat, bilang isang cashier, kapag ikaw ay na-short, sasabihin sa harap-harapan, magbibilang sa harap mo on that same very day ng duty mo, bago ka mag-off ng duty mo, bibilangan ka, okay, short ka, cashier, ito yung short mo, ito yung mga bagay na nag-short ka.
Right there and then, ang nangyari, kinabukasan pa. And then when she was asking, they were asking for pieces of evidence to show na talagang sila short. Ang sabi sa kanila, confidential. Tama? O. Doon pa lang sana kung pinatawag niyo yung Dolly at nagharap-harapan at nag-usap-usap kayo, doon pa lang na-solve niyo problema. Hindi niyo ginawa, lumaki hanggang sa pupunta sa NRC. Baka sa NRC yung problema. Maliit na problema na lumaki. Okay, Commissioner De Tia, itong mga ibang complainants, pwede ba malaman yung status ng kaso nila sa NRC? Senator, ang alam ko lang po na kinaso ay yung kay Ms. Erica, pero narinig ko po kanina na sinabi nyo, request for mediation, yun po ay sa Sena po namin. Uh-huh. Yun po ay, kagaya nga po sa rules of procedure po namin, bago po ma-isang pang kaso, nagkakaroon po talaga ng conciliation and mediation. Okay. Okay, last naman, Mr. Chair. Yeah. Again, I would like to reiterate my desire na matanggal po. Kasi wala nang tatanggap sa kanyang employer. Pag nag-apply siya, hindi referral o reference sa kumpanya, i-reference sa Dole. Mag-research yung kumpanya, kasi cashier, sensitive yan, gumagawa ng malalang research, makita doon sa record niya, hindi na siya makapagtrabaho as a cashier because nandun na, manchado na, theft, and I want that erased. Gawa natin ang paraan, Mr. Chair, na I want that erased. Kawawa itong mga pobre, pinagbintangan na hindi managnakaw, masakap pa, yung nagbibintang na nagnakaw, sila pala yung magnanakaw. Any other comments? Siguro, I urge the NLRC, those handling the cases,